Isa na naman pong magandang hapon po sa inyong lahat. Andito na naman po tayo sa aking munting hardin. At sinasamantala ko po na andyan pa ang aking mga halaman dahil sa mga susunod pong mga linggo, ito pong aking munting hardin ay gagawin na po itong extension at may titira na po dito sa taas. At ganun po talagang isang magulang kapag ang atin pong mga anak ay kailangan ng tulong, kailangan po nating bigyan ng tulong. At ang lahat po ng aking mga halaman, mga kapatid, lahat po yan ay magsasacrifice. Mawawalan po yan ng buhay. Dahil wala naman po silang mapaglagyan sa baba. At punong-puno din po yung aking plant box. Magpaganon pa man, ganun po talaga ang buhay ng halaman. Pero ngayong araw po ay patuloy po nating buksan ang ating mga Biblia. At tayo po ay magbasa uli ng ating ginagawa sa bawat araw, basahin ang salita ng Diyos. Buksan po natin mga kapatid ang ating mga Bible sa Genesis chapter 3 verse 16 to 17. Sabi po dito sa Genesis chapter 3 verse 16, sa babae naman ito ang salaysay, sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluwal, ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. At sabi po sa 17, hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang ng iyong kainin yung bungang bawal, sa nangyaring ito ang lupang tanimay, aking susumpain magpakailanman ang lupang ito para pag-anihan, papawisan mo habang nabubuhay. Purihin ang Panginoon sa oras na ito sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. Alam niyo po, talaga po nga ang mga sumpa, dahil ang title po nito, inihayag ng Diyos ang kaparusahan. Ang kaparusahan po na dinanas ni Eva at Adan ay yun po ang isa sa mga minana nating kasalanan na kanilang ginawa. Nandyan po yung mga kahirapan, nandyan po yung hirap na hirap ang babae sa panganganak na hanggang sa panahong ito ay nangyayari, di po ba mga kapatid? At talagang lahat ng kinakain ng tao ngayon ay pinaghihirapan na gaya din po ng ginawa ni Adan sa kanilang kapanahunan. Bagamat pinaghihirapan ng mga tao ngayon ang kabuhayan, mas mapalad pa rin ang mga tao sa panahon ito dahil nasa panahon na po tayo ni Jesus Christ, meron na pong Diyos na tumutulong sa atin bilang mga anak ng Diyos. Nang panahon po ni Adan at ni Eva ay talaga pong si Father God ay talagang nagalit sa kanila at talaga pong hinayaan sila ni Father God na magbungkal ng mga lupa upang sila ay mabuhay. Ano po, pero sabi po rin sa 21, ang mag-asawa'y binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Talagang inalala pa rin ni Yahweh ang kanilang saplot dahil nung panahon na yun ay nalaman na nilang sila ay hubad. Dahil nga po sa panunukso ng ahas, nako mga kapatid, talaga yung ahas na yan ay mapanukso. Kaya sa panahong ito, iba't ibang uri po ang ahas sa ating paligid. Huwag po tayong patutukso upang tayo po ay hindi magkaroon ng pagkakasala sa ating Panginoon. Nakakalungkot po isipin kung minsan na marami pong mga dumadaing ng kahirapan mga kapatid. Ngayon po ay panahon na po ng ating Panginoon, panahon na rin ng Holy Spirit. Pero marami pa rin pong mga anak ng Diyos na talagang nahihirapan sa buhay. Marahil ay nagkukulang na lang po tayo. Matagal na po tayong inalis ng Diyos sa sumpa ng kahirapan, sa kasalanan. Kaya nga po, nabayubay sa krus ang Kalbaryo ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay napako, namatay, kasi tinubos na po niya tayong lahat, hindi lamang sa kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, kundi pati po sa kahirapan, pati po sa sakit karamdaman ay tinubos na po lahat ng ating Panginoon. Ngayon nasa atin na lang po yan kung ano po ang ating gagawin sa ating buhay. Bakit nga po ba naghihirap ang tao? Unang-una po sa Malakay 3:10, nakasaad po doon na pinagnanakawan ng tao ang Panginoon na ang para sa Diyos ay para sa Diyos, ang para kay Caesar ay para kay Caesar. Ano po? At ang sabi po ng Panginoon doon, tinubos, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, tinubos na po tayo sa lahat. Lahat-lahat.
Kaya yung ating minana na kasalanan kay iba, na tayo po ay nakaranas ng mga kahirapan nung tayo hindi pa tinubos ng Panginoon, iba na po ang panahon ngayon. Dahil nga po tinubos na tayo sa lahat-lahat ng ating Panginoon, dapat po pag-isipan nating mabuti ang sitwasyon ng buhay upang hindi po tayo makaranas ng kahirapan. Alam niyo mga kapatid, ang kahirapan talaga ay laganap pa kahit po sa mga miyembro ng mga church, ano po. Pero kung minsan tayo rin po ang nagiging dahilan para po maghirap tayo, lalo na po uso po yung mga credit card, uso po ang mga pautang, andyan po ang mga bumbay, andyan po ang iba't ibang mga kumpanya na nagpapautang, andyan po ang mga hulugan ng mga bagay. Kapag alam po natin na wala po tayong pangbayad o yung kinikita po natin o kinikita ng ating mga katuwang sa buhay ay sakto lang sa ating buhay, sa pagkain, sa bill, sa iba pang needs, eh wag na po nating pasukin yung mga bagay na madadagdag pa sa bayarin, dahil talagang sasablay po tayo doon. Doon po magsisimula ang problema, doon po papasok ang kahirapan. Bakit? Eh napakahirap po magbayad ng utang ngayon, lalo na hindi po sapat yung ating pera, ang ating tinatanggap na pera. Kung meron po tayong tinatanggap na 10,000 sa isang buwan, dapat po ay meron pong naitatabi doon kahit konti. Eh, kaya lang po, minsan ang nangyayari, 10,000 lang ang sweldo, pero ang babayaran ay 15,000. So yung 5,000, saan po yun kukuhanin? Nangyayari po na uutang uli upang mabayaran yung utang, pero hindi po doon sasapat ang inutang. May matitira pa rin doon sa unang utang, so dapat isa lang ang utang, nagiging dalawa na uli. Ano po? Kaya po nagkakaroon po ng espiritu ng kahirapan sa ating buhay. Minsan naman po, may mga anak po na nagmamadaling mag-asawa kahit alam po nila na mahirap ang sitwasyon ng buhay ng walang ipon bago mag-asawa. At kapag nagkaanak, nagkaroon po ng anak at kinulang ang sweldo o ang kita, ay napupunta po ang obligasyon sa mga lolo't lola, sa mga tita, sa mga tito. Ganun po ang nangyayari sa pamilya. Pero kung ang isang tao, isang anak ng Diyos ay alerta sa buhay na ayaw makaranas ng kahirapan, dapat pinag-aaralan pong mabuti ang pinapasok na sitwasyon ng buhay. Upang sa ganon, hindi na bumalik yung galit o parusa ng Diyos kay Adan at kay Eva, hindi na bumalik sa buhay natin sa panahong ito. Ano po? So, kailangan po lang talaga na gamitin po natin ang gabay, ang patnubay ng ating Panginoon sa bawat araw, upang sa ganon, hindi po natin maranasan ang kahirapan. At doon naman po sa mga babae na nagbubuntis, kadalasan din naman po ng mga nahihirapang mga anak ay kasi po napakalaki ng baby, lalo na po kapag ito ay normal delivery, ay kapag malaki po ang bata sa loob ng sinapupunan, ay mahirapan po talaga ang mga anak, ang isang babae, lalo na po doon sa unang anak. Ano po, sa pag sinabi po ng mga doktor o ng mga magulang ng mga biyanan na huwag kumain, huwag uminom ng mga ganito dahil nagpapalaki sa baby, ay sumunod po tayo upang sa ganon hindi po mahihirapan sa panganganak. So may mga bagay po tayong ginagawa sa ating mga buhay na tayo rin mismo ang may gawa. At kung minsan naman kapag tayo na po ang may gawa, sinisisi natin si Satanas. Ano naman ang pakialam ni Satanas doon sa pag-inom ng soft drink, sa marami, sa pagkain ng mga matatamis, ang isang buntis, di po ba? Tayo na po yun eh, ang gumawa sa ating sarili na nagpahirap din sa ating sarili. Minsan naman, kinakast out in Jesus' name, espiritu ng kahirapan, lumayas ka. Papaano lalayas ang kahirapan kung tayo mismo ang pumapasok sa kahirapan? Na tayo mismo ang nagpapahirap sa ating mga sarili at sa ating mga buhay. Alam niyo po, minsan kawawa na rin po si Satanas, di po ba? Lagi siyang nasisisi, pero ang tao po ang gumagawa ng mga bagay na mali kung bakit po nahihirapan ang tao. Bakit nagkakasakit? Gaya ko nga po, wala pa akong pakundangan sa aking katawan noong araw. Hindi ko po mahal ang aking katawan. Sige lang ako ng sige.
Tapos nagkaroon ako ng breast cancer, nagkaroon ako ng sakit sa puso, lagi po ako nag-high blood nung mga nakaraan kasi po ito po ay consequences ng kapabayaan ko sa aking physical na katawan. Hindi na po ito trabaho ni Satanas. Ito po ay ginawa ko na pagkukulang at pagkakamali sa aking sariling physical na katawan dahil nung ako po ay mga panahon na ako ay bata pa, hindi ko rin po minahal ang aking katawan. Talagang pinerosahan ko rin ang aking katawan. Sige, trabaho, trabaho, kahit walang laman ang tiyan. Sige, kain, walang pakundangan, basta masarap, kainin. At ngayon nga po, dumating ang punto na siningil na po ako ng aking katawan sa pagpapabaya ko sa kanya. Kaya mga kapatid, ang kahirapan ay nagmula po yan sa ating pagkukulang. Di po ba? Minsan nga po, di po ba? Wala na ngang pera. Wala na ngang pambiling ulam. Pero may itinataya pa sa waiting. May itinataya pa sa luto. May binibili pang alak. May binibili pang pulutan. Di po ba? Yung pinangbili ng sigarilyo, pinangbili ng luto, pinangtaya ng waiting, pinangbili ng alak at pulutan. Kung yan po ay itinabi, o kaya ibinili ng pagkain ng pamilya, tiyak hindi magugutuman ang pamilya. Ano po? So mga kapatid, inalis na po tayo ng Panginoon. Kaya nga po inalay niya na ang kanyang buhay para tubusin po tayo sa lahat. Pero bakit marami pa rin ang nakakaranas ng sitwasyon na mahirap? Kasi po tayo mismo na ng mga tao ang gumagawa para pahirapan ang ating mga sarili. Ganun po ang aking nakikita at pinag-aaralan ko pong mabuti ang mga sitwasyon. Kung minsan naman po ay talagang hindi rin natin masisi ang kahirapan na daing ng isa nating ng mga kakilala natin o kapatiran natin. Kasi alam niyo po ba, minsan mga magulang ang nagkamali kung paano po sila namuhay, gumawa ng maraming anak. At ipinasa sa mga anak yung obligasyon ng mga magulang. Na kumbaga, wala nang ginawa ang mga anak, kundi magbayad ng mga utang ng magulang. Di po ba? Minsan sa magulang po nagmumula ang mali. Kaya ito po ay dumadaloy sa buhay ng mga anak. Kaya mga kapatid, kailangan na po nating putulin ang mga bagay na mali at hindi tama na patakaran sa ating mga buhay upang sa ganon, makaranas po tayo ng sagana na buhay at payapa na buhay na masaya, na kahit ang ulam natin ay tuyo lang, ang ulam natin ay talbos lang ng kamuti, okra lang, masaya tayo kasi wala tayong utang, wala tayong iniisip, wala tayong mga compromises sa mga tao. So yan lang naman po ang naisang Diyos. Wala naman pong ipinangako ang Diyos na okay, pag ikaw ay sumuko sa akin, sumunod sa akin, magsisi ng iyong kasalanan sa aking harapan at ikaw ay nagbago na, pasasaganain kita. Hindi po ganun eh. Hindi po ganun ang pangako ng Diyos. Kundi kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, may tamang relasyon sa Diyos, tayo po ay namumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Ang tatay po natin sa langit, napakayaman. Kapag nakita ng Diyos na nagpapakatino ang kanyang anak, pinagpapala po yan. Ginagabayan niya, nagbubukas ang Diyos ang pintuan ng mga langit, bintana ng kalangitan upang ibuhos sa kanyang mga anak ang kanyang masaganang biyaya. So, ang kailangan lang po natin ay sumunod sa Panginoon dahil obedience is ang pagsunod ay mas mainam kaysa pagsakripisyo yan. Tagalogin po natin. Ang pagsunod ay mas higit na mainam kaysa sakripisyo. So, kailangan po lang talaga nating sumunod. Gaya po ni Adan at ni Eva, hindi po sila sumunod sa Panginoon. Masinunod po nila ang ahas. Kaya po sila nagkasala. Kaya nakaranas po sila ng pagdurusa, ng kahirapan dahil po binigyan po sila ng Diyos ng kaparusan. Kapag nagkasala po talaga ay may parusa po ang Panginoon. Kaya mga kapatid, yun lang po ang nais na ipabatid ng ating Diyos. Tayo po ay tinubusan ng Panginoon sa kasalanan, tinubusan ng Panginoon sa lahat ng kahirapan, sa lahat-lahat, tinubusan po tayo ng Panginoon.
kung may nangyayari man po sa buhay natin ngayon bilang mga anak ng Diyos, ito po ay consequences noong mga nakaraan pa na ginawa natin sa ating mga physical na katawan, ginawa natin ng mga desisyon at mga plano na hindi ang kalooban ng Diyos ang ating sinunod, kundi ang sariling kalooban natin bilang mga tao. Kaya po, mayroon po tayong mga sitwasyon na hindi maganda sa panahon ito. Kaya mga kapatid, hanggang dito lang po muli ang ating video, at nawa po ay meron po kayong nakuha na aral po sa salita ng Diyos sa hapong ito. At maraming salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang gabay, sa kanyang patnubay, sa kanyang kahabagan at sa walang hanggang pag-ibig na dakila na patuloy nating nararanasan. Pag-ibig ng Diyos na walang katulad, pag-ibig ng Diyos na hindi humihinto. Ano po? Maraming salamat sa inyo muli mga kapatid. Salamat po sa lahat ng aking mga followers sa Facebook, sa aking FB page, sa Kwento ng Buhay. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers ko sa Really Mix Stories sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tinatanaw ko po na utang na loob sa inyong lahat ang inyo pong tulong sa aking FB page at sa aking YouTube channel. Kaya mga kapatid, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, patuloy po tayong gabayan at patnubayan sa bawat sandali ng ating mga buhay. In Jesus' mighty name, Amen.